Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang araw, narito ang latest update natin sa bagyong si Caloy at sa hanging habagat o southwest monsoon. So patuloy nga tayo nagmo-monitor sa tropical depression na si Caloy, bagamat napakalayan ito sa landmass ng ating bansa. At kaninang alas 3 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layang 390 kilometers ang layo, kanluran ng Iba, Zambales. Taglay ni Caloy ang lakas ng hangin na umabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot ng hanggang 55 kilometers per hour. Inaasang magiging mabagal ang pagkilos nito sa direksyong north-northwest sa loob ng 24 na oras. Samantala, bukod sa bagyong si Caloy, ang pinag-ibayong habagat or southwest monsoon ay nakakaapekto nga sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, particular na sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi nito. So, base sa pinaka-latest tropical cyclone bulletin na ipinalabas ng PAGASA, makikita nga natin na yung magiging forecast track ng bagyong si Caloy within the next 24 hours ay inaasahan na tuloy na itong lalabas ng northwestern boundary ng ating responsibility. At bukas nga ng hapon, inaasahan nasa layang 525 kilometers na ito, kanluran, hilagang kanluran ng Dagupan City. Samantala, sa darating naman na Biyernes ng hapon, sa layang 730 kilometers, kanluran ng Lawag City. At sa Sabado ng hapon ay tinatayang nasa layang 1,070 kilometers ng layo, kanluran ng Dulong Hilagang Luzon. So, for the next 2 to 3 days ay inaasahan ngang tuloy na itong lalayo ng ating air responsibility, no? At sa darating naman na Linggo ng hapon ay inaasahan na itong nasa may bandang southern part ng China at ganun din sa darating na Lunes ng hapon, no? So, makikita natin throughout the forecast period sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay patuloy itong kikilos palayungan ng ating air responsibility at may posibilidad kung lalakas man ito bilang isang tropical storm ay malayo na po sa kalupaan ng ating bansa. So ano nga ba inaasahan natin? Within the next 24 hours, dahil sa bagyong si Caloy, malayo ang bagyong si Caloy at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Wala pong nakatas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa, no? Subalit pinakita nga natin kanina sa satellite animation, yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon, inaasahan na magdadala na occasionally gusty conditions reaching strong breeze to near gale in strength dito sa mga lalawigan sa Dulong Hilagang Luzon at sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Mararamdaman yung mga gantong kalakas ng hangin, lalong-lalo sa mga coastal areas at sa mga mountainous and upland localities nitong mga nabanggit nating lugar. So sa mga kababayan po natin, no, hindi lamang yung Tropical Cyclone Bulletin, kundi yung maging weather advisory na yung pinapalabas ng PAGASA tungkol naman sa habagat ay abangan din po. Samantala, yung mga paulan, wala rin inaasahan na direktang ulan na galing sa bagyong si Caloy, bagkus yun sa pinag-ibayang habagat, inaasahan ng katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan dito nga sa mga lalawigan, karaniwan na sa Southern Luzon area, no? Palawan, Mindoro provinces, ilan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at maging sa Laguna. Pinapayuhan yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalong pinakatira sa mga mababang lugar at pag-uhon ng lupa dun sa mga komunidad na malapit po sa paanan ng bundok. Mahina naman hanggang sa katamtaman, minsan may kalakasang mga pag-ulan, inaasahan sa Metro Manila, Romblon, Marinduque, Rizal, Tarlac, Pampanga, ganoon din sa lalawigan ng Aurora, Quezon, sa Ilocos Region, sa Bicol Region, at maging dito sa may bandang Western Visayas area. So, gaya na nabanggit natin, no? Malayo ang bagyong si Caloy, wala itong dalang ulan sa anumang bahagi ng ating bansa, bagkus yung pinag-ibayang habagat po ang magdadala ng pag-ulan dito nga sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa lagay naman ng pag-aalo ng mga karagatan, dahil sa pinag-ibayang habagat pa rin, ay inaasahan ng katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan, ang taas mula 1.2 hanggang 3.4 meter sa mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon at ganoon din sa Western Seaboard ng Central at Southern Luzon. Hanggat maaaring muna pumalawod dito yung mga kababayan natin na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Bagamat wala tayong nakataas na gale warning, no, yan yung sea conditions na inaasahan po natin dahil sa pinag-ibayong habagat. At posibleng manatiling ganyang sea conditions for the next 24 to 48 hours. Samantala, ano yung inaasahan natin sa pagkilos at sa lakas nito? Nakita nga natin kanina sa forecast track, no, patuloy itong kikilos
palayo at palabas ng ating air responsibility at patungo sa southern part of China. Posibleng sa darating na Biyernes, kung aabot man ito sa tropical storm category, ay wala na ito talagang direktang epekto sa namang bahagi ng ating bansa. Pero nandiyan pa rin yung enhancement ng habagat nitong bagyong si Caloy for the next 2 to 3 days. At ano naman inaasahan natin, iba pang senaryo, no? Kanina dun sa satellite animation, nakita natin yung makapal na kumpul ng kaulapan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. We're not ruling out the possibility na posibleng may mabuong low pressure area doon within the next 24 to 48 hours. Ang habagat naman or southwest monsoon patuloy ang makakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa, maging dito sa Metro Manila for the next 2 to 3 days. Ang Global Spectral Model naman, isa sa numerical weather prediction model na ginagamit nating PAGASA forecasters. Nagpapakita ng wind forecast yung hangin na kakibat ng bagyong si Caloy at yung patuloy na pinag-ibayang habagat for the next 2 to 3 days. So inaasahan nga natin na patuloy na kikilos si Caloy patungo southern part of China habang ang habagat makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, particular na sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi. So, ang susunod po nating update sa bagyong si Caloy, ipapalabas mamaya alas 11 ng gabi. Ganon din yung weather advisory hinggil naman sa hanging habagat or southwest monsoon. Yan muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.